Hi everyone! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang dito, hi! Welcome! My name is Bia. In today's video, I share ko sa inyo ang aking favorite, napakadali lang, yung na ngayong sinasabi na easy and quick na pan-seared mahi-mahi. Naku guys, masarap ito. Hindi kayo ma-disappoint and I totally recommend. Okay, so sa lista naman ng mga sangkap, nasa description box yan, kindly check na lang. Mag-umpisa tayo. So sa isang bowl, i-combine natin yung sugar, light soy sauce, at lemon juice. Then, haluin natin ito, make sure na ma-dissolve yung sugar. Maglagay rin tayo dito ng dill. Ang dill kasi ay masarap sa seafood, especially sa isda, ang sarap. Then, iset aside muna natin yan. Sa isda, yun na nga ang gamit ko dito ay mahi-mahi. So, nilagyan ko rin ng salt and ground black pepper yung skin na side para hindi siya mag-stick sa pan. Then, isiso natin yung both sides, of course. And then, kapag masiso na natin ito ng ground black pepper at asin, then i-set aside lang muna natin ito kasi kukuha tayo ng pan. I-turn on natin yung heat over medium heat ito. Maglagay tayo ng oil. At kapag mainit na yung oil, ilagay na natin yung isda. So, sa isda, sa nakakita nyo dito, flesh side down. Katulad yan, I would say mga about 2 to 3 minutes or hanggang sa makikita na natin yung opaque na color. Yung parang like pumuti na siya like mga 70%. Ito, yan. Yan yung opaque na color. And then, baliktarin natin ito. Continue yung pagkukook niyan. Mga, I would say, 1 minute. 1 to 2 minutes yan. Next ay, maglagay tayo ng butter. Sa butter naman, optional ito. Kung pa-healthy kayo, huwag kayong mag-add ng butter. Pero mas masarap rin pag may butter. Konti lang naman. Then kapag medyo like melted na yung butter, maglagay tayo ng garlic. Sa garlic, lutuin natin ito. Ng I would say mga about 30 seconds lang. Okay, be careful na hindi ma-burn yung garlic kasi hindi yun masarap. Then after maluto yung garlic, nangamoy na ito, i-add na natin yung sauce na ginawa natin kanina. So, i-adjust niyo yung heat. I would say mga medium-low lang ito. And then i-base natin yung isda, katulad ng nakikita nyo dito. Yun na nga, mga 30 seconds lang din yan. And then turn off the heat. Be careful kasi madaling ma-burn yung garlic. And that's it. It's ready to serve. Yun na nga, sa exact measurements naman, sa guideline na sa description box yan below. Nako guys, i-ready nyo na yung ano, white rice kasi talagang masarap ito. Hindi kayo ma-disappoint. Make sure na hindi overcook yung isda. Yung cooking time naman, it varies sa kung gaano kalaki or kaliit yung pagkahiwa ng isda. Sa choice naman ng isda, kahit anong isda naman, pwede sa recipe na ito. Okay guys, sana i-try niyo ang recipe na ito. At kung nagustuhan niyo itong mga ganitong klaseng video, sana mag-subscribe kayo. Thank you so much for watching. And as always, you guys take care.